vlogs, welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, i-share ko sa inyo yung mga common questions na itinatanong sa interview pa Taiwan. So, sinulat ko sila dito. Ayan, medyo magulo yung sulat ko kasi madalian lang to. Based sa mga ilang kaibigan ko na natanong ko kung ano yung mga questions sa kanila nung interview nila. Tsaka yung iba din dito yung mga based on my experience. Guys, una kong video na share ko dun sa inyo yung mga tip pagdating sa interview. Especially kung ano yung dapat yung attire, itsura nyo. Na-share ko yan dun kung napanood nyo. Pero kung hindi, okay, sige, sasabihin ko na lang din ulit. Tip ko lang, kapag interview nyo na sa Taiwanese, as much as possible dapat maayos kayong tignan. Dapat, lalo sa babae, kung pwede, liitan nyo lang yung earrings nyo. Yung makeup nyo, wag naman yung sobrang makeup na pang disco. Tama lang yung itsurang hindi ka mukhang may sakit. May tama ka lang na lipstick, may tama ka lang na kilay, hindi naman yung sobrang kapal na kilay. Kasi may mga company guys na hindi sila allowed mag-makeup. So halimbawa kung natapat kayo sa employer na yung company pala nila bawal yung may makeup. So parang once na nakita ka nilang naka-makeup, parang papasok na agad sa isip nila na ma-makeup tong babae na to, baka pagdating sa pub ko magkalat ng makeup to, ganyan. Kasi ang mga Taiwanese guys, first impression last. Kaya hanggat maaari pagdating nyo sa interview, presentable lang, tamang ano lang, tamang ayos, hindi masyadong ma-decoration yung itsura nyo, lalo sa mga babae, dapat neat, sa mga lalaki ganun din. Then, after that, ayun, sabi ko din sa first video ko, i-refresh nyo yung sarili nyo sa gabi para pagdating nyo sa interview, medyo maayos yung itsura nyo. Then sa exam, gagawa rin ako ng another video for that guys. So, hintayin nyo na lang. So, dito muna tayo sa interview. Yung sa mga common questions, ibibigay ko sa inyo yung mga questions at magbibigay din ako ng sample answers. So, nasa sa inyo na lang yan guys. Kung magugustuhan yung answer ko, pwede nyo naman tandaan. Okay guys, ito na. Mostly sa interview, nandiyan lagi yung ano, yung introduce yourself. So, sa introduce yourself naman, madali na lang yan, di ba? Kasi kung ano yung tungkol sa inyo, yun na lang naman yung sasabihin nyo. Gagawin nyo lang, i-introduce nyo yung sarili nyo, not in a biodata style. Kumbaga, in a sentence. Papakilala nyo yung sarili nyo, kung ano yung nakalagay dun sa application form nyo. So, umpisahan natin. Gagawin ko, bali, magbibigay ako ng question, at ibibigay ko na rin yung sagot ko. So, nasa sa inyo na lang yan. Parang, kumbaga, bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano sumagot pagdating sa interview. Pero itong mga question na bibigay ko naman sa inyo, mostly, tinatanong din talaga to pagdating sa Taiwanese interview. So, umpisa na natin. Question. Why do you want to work in Taiwan? So, lahat tayo, meron tayong goal kung bakit tayo nagta-Taiwan. So, kung ano yung goal mo, sabihin mo lang. Kung ano yung reason kung bakit ka magta-Taiwan, anong gagawin mo sa Taiwan, sabihin mo lang. Pero dapat positive tayo lagi ha. Magaganda dapat lagi yung ating sasabihin. So kung ako, ang sagot ko sa why do you want to work in Taiwan? Ang sagot ko is to help my family, to help my siblings, and to save for the future of my kids. Yun po. Kasi single mother ako, so yun ang reason ko. Then number two, why did you choose Taiwan? Why do you like Taiwan? So, isa rin yan sa gusto nilang malaman. Ang tip ko dyan, pag ganyan yung tanong sa inyo, build up nyo lang yung pa-Taiwan, guys. Kumbaga, iparamdam nyo dun sa nag-interview sa inyo na believe kayo or na-amaze kayo sa Taiwan. Ito yung sagot ko. Medyo mahaba to, so dahan-dahanin natin. Taiwan is known as one of the beautiful country with well-disciplined person and advanced in technology. And I believe that to be with Taiwan people, they can help me easily adjust in a new life in their country, and I will be able to learn a lot of things in their country while working and doing my goal, which is to save for my family's future. Okay? So sana naiintindihan nyo kasi medyo mahaba. Pero andyan naman guys, sa baba ng video, yung buong sentence, kaya kung medyo nagustuhan nyo yung aking answer at gusto nyo sa uluhin, copy nyo na lang. Okay, then next. Can you work under pressure?
Bakit yan tinatanong? Guys, akala nyo lang kasi, or siguro, may mga idea naman ako, siguro may mga kakilala kayo dito na nagsasabi sa inyo na kung ano yung trabaho ng mga factory worker dito. Hindi naman talaga madali ang trabaho namin dito. May mga company na sobra yung pressure ng trabaho nila, mahirap, mabigat, tapos lalo pag may mga urgent, naghahabol kayo, binabantayan kayo ng mga boss, so nakaka-pressure yung ganon. So bakit nila tinatanong yun? Kasi gusto nilang malaman kung kaya nyo o hindi. So, dapat ang sagot natin dyan, yes. Okay, then next. Can you work overtime? Bakit din yan tinatanong? Bakit tinatanong nila yung can you work overtime? Kasi syempre, hindi naman din na iiwasan yung mga sitwasyon na maraming lote, kulang sa tao, so kailangan natin mag-render ng overtime. So dapat, hindi, kung tutusin naman, power naman sa atin yun, di ba? Kung may OT ka, mas wala-wala kayong sahod mo. So, dapat yes po yung sagot natin. Then next, can you work in night shift? Kaya niyo bang mag-night shift? Ako guys, nag 6 years ako dito nung September 7. Then, nirenew ako ng company. So, hindi na ako umuwi. Dire-diretso lang hanggang ngayon September 11. Pang another contract ko na to. Then, sa 6 years ko dito, 7, 8, 9, 10, 11, 6 years and 4 days to be exact, ang trabaho ko po, night shift po. Night shift na, 6 years and 4 days na po akong night shift. Never akong na day shift. So, bakit nila yung tinatanong? Kasi ganun nga, kung sakaling magaya kayo sa akin, alam nila na kaya nyo o hindi. Tsaka isang bagay pa kasi guys, maraming Taiwanese, especially medyo may edad na, ayaw na nila nang nagpapanggabi. So, kadalasan talaga mga Pinoy-Pinoy yung nasa panggabi. Kaya, inaalam nila kung kaya natin magtrabaho ng night shift. Okay, next. What will you do if your family member is sick? What will you do daw kapag yung isa sa pamilya mo ay may sakit? O, ano nga ba? Ang sagot dyan, ang sagot ko, medyo mahaba ulit. Dadahan-dahanin ko kasi medyo mahaba. Baka mabulol ako, so babasahin ko na lang. Ano daw yung gagawin natin kapag yung family member natin ay may sakit? We are living in a very progressive place and their technology is a big help to those people who are living far away from their family for work. And one of the product of this technology is cell phone. Diba? Totoo naman? Cell phone. Produkto yan ang teknolohiya. I will call them to be updated on my family situation and keep myself busy at work, not to think too much and focus on my job. So, isang bagay na gusto nilang marinig yun. Yung kahit meron kang personal problem, kahit meron kang na-experience na kung ano-ano, may pinagdadaanan ka, may iniisip ka, kaya mo pa rin mag-focus sa trabaho mo. So, hanggat maaari guys, pag yun ang tinanong sa inyo, huwag yung kalimutang sabihin na mag-focus kayo sa trabaho nyo. Kasi kailangan nilang marinig yun. At saka, huwag yung sasabihin na uuwi kayo. Kasi yun yung ayaw nilang marinig. Bakit? Bakit nila tinatanong yun? At bakit ayaw nilang sabihin nyo na uuwi kayo? Kaya nila tinatanong kung anong gagawin mo kapag isa sa family member mo yung may sakit. Kasi ang iniwasan nilang mangyari is yung bigla ka nilang magpapaalam na uuwi ka. Siyempre, pag umuwi ka, mababaling production. Makukulangan ng tao, hindi naman kasi agad-agad na pag gusto mong umuwi, may papalit sa'yo. Paano kung walang papalit sa'yo? Makukulangan ng tao. Diba? So, ayaw nila, iniiwasan nila na pag may mga ganyang sitwasyon, sasabihin mo na uuwi ka. Kaya hanggat maaari, tinatanong ka na nila na kung sakaling may magkasakit man sa inyo, ano yung gagawin mo? Kaya hanggat maaari lang din, ang sagot natin, tatawag na lang tayo sa atin, i-update na lang natin kung ano yung nangyayari sa kanila, at magpo-focus tayo sa trabaho.
Okay? So, yun yung tip ko, guys. Yun yung tip ko, guys. Okay? Then, next question. Why should we hire you? Ito, common naman tong question na to kasi kahit naman sa Pinas, sa mga company, kinatanong na to, di ba? Why should we hire you? Bakit nga ba? So, pagdating sa bagay na yan, sa question na yan, build up nyo lang yung sarili nyo, yung kakayahan nyo, kung ano yung talent nyo, ganyan. Basta about sa sarili nyo pagdating sa trabaho. Kung ako yung tatanungin, I am a flexible person, easy to learn, I can be able to adjust myself to a new place, a new working place, and a new people easily. I am also a quick learner and I can easily adapt and learn the process of any job. So, yun po yung sagot ko. Then, last question, guys. Do you have a boyfriend here? Or, do you have a boyfriend in Taiwan? O, unahin natin yung Taiwan, guys. Bakit nila tinatanong kung may boyfriend ka sa Taiwan? Kasi, syempre, pagka ganun nakita na kayo sa Taiwan, may instances na mabuntis ka. Syempre, makaka-apekto rin sa company pag bigla ka nalang umuwi kasi nabuntis ka, diba? So, as much as possible, guys, white lies sometimes ay nakakabuti. So, isagot na lang po natin na no, wala tayong boyfriend sa Taiwan. Kung meron man, sabihin na lang din natin na no, wala, okay? Then, do you have a boyfriend here? O, dito naman daw sa Pinas, halimbawa, may boyfriend ka ba sa Pinas? Okay lang naman na sabihin mo na yes, wala namang problema. Pero, minsan may kalugtong na tanong yan. Kasama mo ba siyang mag-apply? Natanong nilang ganyan. Eh, kung totoo ang kasama mo nga yung boyfriend mo mag-apply, hanggat maaari, sabihin nyo na hindi nyo kasama. Why? Kasi, may chances na isa lang sa inyo yung makakapasa. Pipili lang sila sa inyo ng sa tingin nila match kumbaga mas qualified. So, kung magkasama man kayo ng boyfriend mo, in-interview kayo ng sabay, sabihin na lang po natin na wala tayong kasamang boyfriend or girlfriend. Okay? So, yun lang po yung mga questions na alam ko na tinatanong pagdating sa Taiwan interview. So, sana nakatulong, sana makatulong sa mga darating na interviewin for Taiwan dyan. Then, may isa pa palang pahabol, i-mention ko na rin to guys, may nagtatanong sa akin sa filter messages ko, hindi ko alam kung ilan na to, pero nakailan na rin yung nag-text, nag-chat sa akin about dito. Tanong nila kung pwede raw yung may Almoranas. Yes po, pwede po ang may Almoranas dito sa Taiwan. Hindi naman to big deal sa kanila, so okay lang po mag-apply ang mga may Almoranas. Okay? So, yun po. Sana makatulong sa inyo yung video. Tandaan nyo lang yung mga question. Tapos, kung mahirap sa inyo tandaan since mahaba yung mga answers, kumuha kayo ng key point para yun yung tatandaan nyo. Once na matanong sa inyo yung ganong question, alam nyo, may idea kayo kung ano yung isasagot nyo. Okay? Halimbawa, dun sa what will you do if your family is sick? I-key point nyo dun, guys. Focus on job. Tsaka cellphone. So, para alam nyo, pag yun yung tinanong, mapapasok agad sa isip nyo na cellphone, tatawag lang ako. Focus ako sa trabaho ko. May idea kayo kung ano yung isasagot nyo. Okay? Guys, abangan nyo yung next vlog ko. Gagawa ko ng computation pagdating sa sahod ko, sa basic. Para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung sinasahod talaga dito. Magiging transparent tayo pagdating sa computation. So, sana, click nyo na yung red bell button para maging updated kayo sa next kong video. So, ayun po. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like and subscribe. Thank you!